Magandang araw mga kaluto! Ngayong araw, magluluto tayo ng bibingkang malagkit. Halikayo, samahan niyo po ako. Hugasan na natin mga kaluto yung ating malagkit. Bali, 5 takal po yan yung ginamit kong takalan. Kapag nagluluto po ako ng malagkit mga kaluto, isang beses ko lang po hinuhugasan. Para hindi po gaanong mawala yung lasa ng malagkit mga kaluto. Tapos po ang gagamitin ko pong pang tubig po dito ay yung ating pangalawang piga sa ating gata mga kaluto. Dahil ang sukat po ng ating malagkit ay 5, yung ating magiging tubig naman sa ating malagkit ay gagawin po nating 6 mga kaluto. Sa inyong ginamit na takalan mga kaluto. Wala na po kong ibang linagay na ingredients sa ating malagkit mga kaluto, maliban lang sa ating pangalawang gata mga kaluto. Iyan na nga mga kaluto, kumukulo na yung ating malagkit mga kaluto. Hintayin po natin itong mainin mga kaluto bago natin isalin sa ating lagayan mga kaluto. Iyan na nga mga kaluto, luto na po yung ating malagkit. Pwede na natin itong ilagay doon sa ating lagayan mga kaluto. Naglagay po ako ng dahon ng saging at dinarang ko na po yan kanina sa apoy mga kaluto. Mga kaluto, pwede na po natin na isalin sa ating lagayan yung ating malagkit mga kaluto. Habang nagsasalin po tayo ng malagkit, shout out sa mga may hilig sa bibingkang malagkit. Ito po, pwede nyo po itong lutuin mga kaluto. Sa pagluluto po ng bibingkang malagkit mga kaluto ay may kanya-kanya pong style, paraan ng pagluluto ng bibingkang malagkit. So yan na nga po mga kaluto, tapos na po tayo nga magsalin. Ngayon naman ay papantay-pantay na natin yung ating malagkit mga kaluto. Bali yung ating mga sangkap, meron tayong malagkit, yung ating kakanggata. Bali 4 na nyugpo yan mga kaluto, yung halagang 20 pesos lang po mga kaluto. Maglalagay din po tayo ng kalahating kilo ng negrong kulay ng asukal mga kaluto at yung ating 5 kalamansi na hinati-hati ko na. Iyan na nga mga kaluto, sinalang ko na yung ating kakanggata. Halu-haluin lang din natin to mga kaluto at pagkakumulo na po ito mga kaluto yung ating kakanggata, ilagay na natin yung ating na-slice na kalamansi na siyang magbibigay ng aroma at lasa ng ating bibingkang malagkit mga kaluto. Pakuluan lang din po natin ng pakuluan yung ating kakanggata hanggang sa ito'y lumapot na mga kaluto. At kapag nakita nyo na pong medyo nagbra-brown na po yung ating balat ng ating kalamansi mga kaluto ay pwede na po natin itong hanguin mga kaluto. Kaluto, yung ating kalamansi nga linagay mga kaluto ay wala na pong buto yan mga kaluto. Tinanggalan ko na po yan. Ilagay na po natin yung ating kulay negrong asukal. Bali, 1/2 kilo po yan mga kaluto. Kapag nilagay na po natin lahat yung ating asukal mga kaluto ay halu-haluin natin ito mga kaluto para mapabilis po yung pagtunaw ng ating asukal mga kaluto. Ito pong ating kakanggata at asukal mga kaluto ay siya pong magiging toppings po natin sa ating nilutong malagkit kanina mga kaluto. Lutuin lang po natin mga kaluto itong kakanggata at asukal hanggang sa ito ay lumapot na mga kaluto. At huwag po tayong titigil sa kakahalo mga kaluto hanggang sa ito ay lumapot na mga kaluto. Yan na nga mga kaluto, malapot na yung ating kakanggata at asukal, pwede na nating hanguin. Ilagay na po natin mga kaluto sa ibabaw po ng ating malagkit na linuto kanina mga kaluto. Ito pong niluto kong bibingka malagkit, pwedeng merienda, pwedeng ihain sa handaan, at pwedeng pang negosyo mga kaluto. At kung bago ka lang sa aking channel mga kaluto ay paki-like, share and follow. At paki-comment na lang po kung saan kayong lugar mga kaluto para alam ko kung saan na po umaabot yung aking video mga kaluto. Maraming maraming salamat po.
At nilagay na po natin na lahat mga kaluto yung ating minatamis ay pantay-pantay na po natin yung ating ibabaw ng ating malagkit mga kaluto. Pagkatapos po nating mapantay-pantay mga kaluto yung matamis sa ating malagkit ay pwede na po nating iserve yung ating bibingkang malagkit mga kaluto. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto nagsasabing lagi magdasal, count your blessing, and stay positive!